Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako po si Teacher Maria Paula Allen A. Yanez mula sa El Nido Central School, Division of Palawan, Mimaropa Region, ang maghahatid sa inyo na isang kwentong kapupulutan ng aral. Ang kwento natin ngayon ay nagpapakita ng pagkakaroon ng pagpapahalaga at pagiging kontento sa buhay. Kakikitaan din ito ng magandang kaugaliang Pilipino. Ito ay pinamagatang si Ida at ang pinakamagandang bestida. Ito ay sinulat ni Ginang Sara P. Aldovino ng Division of Occidental Mindoro. Iginuhit ni Binibining Gavina O. De Castro ng Santa Rita Elementary School. At binigyang buhay naman ito sa anyo ng audiobook narration ng inyong lingkod, si Teacher Maria Paula Allen A. Yanez. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng mga aklat? Halina't makinig! Si Ida at ang pinakamagandang bestida. Ang pamilya ni Ida ay naninirahan sa kabundukan ng isla ng Mindoro. Masaya at payak ang kanilang pamumuhay. Sa edad na 6, malambing at masayahing tamaraw si Ida. Marami siyang kaibigan at kalaro. Malapit na ang kanyang 7 kaarawan. Hanggang sa pagtulog ay iniisip niya ang magiging salo-salo at kasuotan niya. Nais niya kausapin ang kanyang nanay at tatay tungkol dito. Sinilip niya ang kanyang mga magulang sa silid. Nakita niyang malungkot ang kanyang tatay habang nagbibilang ng pera. Si nanay naman ay may hawak na bestidang pula. Agad nakilala ni Ida ang damit. Paborito niya ito kahit luma na at mayroong tagpi. Hindi na siya tumuloy sa silid. Subalit, hindi mawaglit sa kanyang isipan ang nakita. Kinabukasan, maaga silang bumaba sa kapatagan upang bumili ng bestida sa palengke. Kumuha si nanay ng ilang damit para masukat ni Ida. Naku, malaki ang bestidang ito, nanay. Hindi kaya mapagkamalan akong elepante? Biro ni Ida matapos isukat ang dilaw na damit. Sunod namang kinuha ni nanay ang kulay berde. Aba, maliit pala. Mukha kang sanggol pag ito ang suot mo. Si nanay naman ang nagbiro. Hindi matapos-tapos ang hagik-gikan ng mag-ina. Lalo na nang isinukat ni Ida ang maikli at asul na damit. Napakahaba ng isang ito, sabi ni nanay. Abot sa sahig ang mga palamuti nitong kulay lila. Marami pa silang isinukat. Mayroong masikip, maluwag, magarbo, simple, makintab at mayroon ding may malalaking botones at laso. Napagod na sila kahahanap at kasusukat. Napatingin si Ida kay nanay. Bigla siyang may naalala. Nay, may napili na po ako! Biglang sabi ng bata sa kanyang ina. Isusuot ko po ang aking lumang bestida. Gulat na gulat si nanay. Singlaki ng bumbilya ang kanyang 2 mata. Ayaw mo ba ng bagong damit? Tanong niya. Gusto ko po, pero hindi ko po kailangan. Mas mainam po yun para tayo ay makatipid. Sagot ni Ida nang may ngiti sa labi. Anak,
Gusto ko sanang suot mo ang pinakamagandang bestida sa iyong kaarawan. Malungkot na wika ni nanay. Umiiyak po ba kayo, nanay? Niyakap niya ito ng napakahigpit. Pinahid niya ang mumunding patak ng mga luha sa pisngi nito. Halika na, nanay! Atin ang ihanda ang pinakamagandang bestida sa buong mundo. Tiyak kong naghihintay na si tatay sa ating pag-uwi. Huwag na ho kayong mag-alala. Hindi ko man maisuot ang pinakabagong damit, isusuot ko naman ang pinakamagandang ngiti. Isinuot ni Ida ang luma ngunit pinakamagandang bestida sa kanyang kaarawan. At dito nagtatapos ang kwento tungkol kay Ida at ang pinakamagandang bestida. Mga bata, lagi nating tandaan, ang pinakamagandang kasuotan ay ang malinis na kalooban, maayos na kaisipan, at magandang kaugalian. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa anim ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matutok.